Walang Congressman Arnie Temes na umuwi sa Pilipinas ngayong araw. Taliwas sa pahayag ni Justice Secretary Boying Remulla kahapon. Pinabulaanan ni Temes ang anunsyo ng kalihim na tinawag niyang fake news. Patong-patong na reklamo naman ang inihain na ng NBI sa DOJ laban kay Temes kaugnay ng pagpaslang kay Governor Roel De Gamo. At yan po ang sanib puwersang tinutukan ni Natina Pangliban Perez, Maki Pulido at Ian Cruz. Kahong-kahong mga dokumento ang dala ng mga taga National Bureau of Investigation sa pangunguna ni NBI Director Medardo De Lemos nang ipagharap nila ng patong-patong na reklamong kriminal si suspended Congressman Arnie Temes sa Department of Justice. Multiple murder, multiple frustrated murder at multiple attempted murder ang mga reklamong inihain laban kay Temes kaugnay sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel De Gamo at siyam na iba pa noong Marso. Sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, tinanggap ang reklamo ng Special Panel of Prosecutors ng kagawaran. Si Temes lang raw ang respondent sa inihaing mga reklamo ng NBI. Una nang nakasuhan ang 11 iba pang suspect kaugnay sa pagpatay kay De Gamo. This is as regards to him. Alam ko siya muna rito sa complaint na to. Because the investigation is still ongoing for other cases and other suspects and other roles in other crimes. Pero paano maisisilbi ang sumpina? Nasa ibang bansa pa rin si Temes. Kahapon, sinabi ni Remulla na may reliable source siyang nagsabi na darating si Temes ngayong araw. Ang alam kasi namin, ticketed na siya. Something we know, basta we have sources who tell us his movements, we will not release it if we didn't have any reasonable ground to believe that something was going to happen or something may happen. Ayon sa Department of Justice, mas maigi kung uuwi ng bansa si Congressman Temes para harapin ang mga reklamo laban sa kanya. Kung hindi, inaasahang mabilis na mareresolve ang reklamo at agad maiakyat sa korte ang kaso. He has to come home or they will file the case in court and a warrant will be issued in absentia. Sa isang radio interview, pinabulaanan ni Temes ang sinabi ni Remulla na uuwi na siya ngayong araw. Fake news. Sino bang reliable source? Yung source nila or ako? Dapat yeah. Tinanong muna nila ako bago sila nagsalita sa mga decision ko, di ba? Gayunman, hindi sinabi ni Temes kung kailan ang balik niya ng Pilipinas o kung may balak pa siyang umuwi. Hindi naman na nagulat si Mayor Janice De Gamo, byuda ni Governor Roel De Gamo, na hindi bumalik ng bansa si Temes. Nagtatago raw si Temes dahil alam niyang siya ang nagpapatay sa gobernador. Kung totoong matapang daw si Temes, dapat harapin niya ang mga kaso laban sa kanya. Matagal man daw nilang hinintay ang pagsampa ng kaso laban kay Temes, naniniwala silang matibay naman ito. While it is true that it is a long wait, pero we were patient because we also would want the case to really be solid and will really stand trial. Sa tingin ko naman, na-achieve natin yan. Dapat na siyang managot. I hope he will also be brave enough to the consequences of his actions. Dahil wala pang linaw kung kailan babalik si Temes, pinag-uusapan na sa Kamara ang posibilidad ng pagpapataw ng karagdagang parusa kay Temes oras na matapos ang kanyang suspensyon sa May 22. Hindi raw naaalis ang posibilidad na sipain nga ng Kamara si Temes. Depende yan sa rekomendasyon ng Ethics Committee at sa magiging botohan ng lahat ng kongresista sa plenaryo. Kahit mag-recommend din kami dito of possible another suspension dahil may continuing violations. So still the members of the House can amend that at make that into an expulsion. Target ng House Committee on Ethics na aksyonan ang kaso ni Representative Arnolfo Temes Jr. bago ang huling araw ng sesyon sa June 2. Mahaba-haba kasi ang bakasyon ng Kongreso bago magbalik sesyon sa Hulyo. We cannot afford to say na walang nagawa yung ating house whatever of this matter na especially kung mga disorderly behavior. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Maki Pulido at ako si Ian Cruz, nakatuto kami 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.